所以是盼，不生恩神归阿坚，见你见难啊，我到我的阿里，隔身难安，阿归隔我。Say yo.Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo o pinaglalaanan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila'y pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos,
sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila'y ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nalilipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Pukupupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang buto'y hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas sa napakukup siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo po ang lahat. Sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo doon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan.
Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas." Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng magandang araw. Sadyang napahaganda ng ating araw sapagkat araw ng Poong Jesus Nazareno, araw ng ating debosyon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Tunggalian sa pagitan ng masama at matuwid ang ating narinig sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng karunungan, tunggalian ng masama at matuwid. Sabihin nyo nga po, tunggalian. Nais ng masama na tambangan ang taong matuwid. Ito yung tunggalian nila. Yung masama, gustong tambangan ang matuwid. Bakit? Sapagkat sabi nila, hadlang ang mga matuwid sa kanilang balak. Pinagmumukha silang mga pasaway sa kautusan at sinasabing nagkakasala sila sa kanilang mga kaugalian. Ito yung dahilan ng mga masama. Kaya tatambangan nila ang mga matuwid. Hadlang ang mga matuwid sa balak ng masama. Nagmumukhang mga pasaway ang mga masama at sinasabing sila ay nagkakasala. Kung papansinin natin, mag-isip ang mga masama, talagang wala itong nakikitang mabuti. Abay, siyempre, masama nga eh. Kapag masama, wala kahit kaunti, walang nakikitang mabuti. O kaya, baluktot kung mag-isip. Ganyan ang masama. Hadlang para sa kanila ang taong matuwid. Hindi nila matanggap na sila ay sumusuway at nagkakasala. Sadyang kapag ang tao ay may kasamaan, lihis sa kabutihan
ang isipan. Kapag ang tao ay may kasamaan, lihis sa kabutihan ang isipan. Pinipilit nilang pagmukhaing tama ang isang mali, ganyan ang masama. Pinapaniwala nila na ang isang masama ay mabuti. Hindi sila tumatanggap ng pagtatama o ng magtatama dahil pakiramdam nila wala silang kasalanan. Ganyan po ang taong masama. Kaya nga, ang taong masama, madalas nakikipagtunggalian, nakikipaglaban, nakikipagtalo, at nakikipagpagalingan. Meron ka bang kilalang mga ganong tao? Ganyan mag-isip ang taong masama. Sapagkat walang matuwid na nakikipagtunggalian dahil alam niya na wala siyang dapat patunayan. Hindi nakikipaglaban ang matuwid dahil alam niyang wala siyang dapat ipaglaban. Hindi nakikipagtalo ang taong matuwid dahil alam niya siya ang panalo. Hindi nakikipagpagalingan ang matuwid dahil alam niya wala siyang dapat patunayan. Ganyan ang taong matuwid. Hindi kailanman nakikipaglaban, hindi kailanman nakikipag-away, nakikipagpagalingan, at nakikipagtagisan. Pansinin nyo, ang mga taong nakikipagtunggali, madalas may masamang balak. Panahon ng pakikipagtunggalian ngayon, pansinin nyo ang paligid, hindi ba? Sino ang mananalo? Kampanya ngayon, nakikita nyo sino ang nakikipagtunggalian. Kung sino man sila, alam mong may masamang balak. Alam mong mayroong hindi magandang gagawin. Kaya naman, sa ating ebanghelyo, ipinakikita ni Jesus kung paano tumugon sa masasama. Paano tutugon sa masama? Ito ay sa pamamagitan ng pag-iwas. Sabihin nyo nga po, pag-iwas. Ito po ang ginawa ni Jesus nang libutin niya ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat alam niya na ibig siyang patayin ng mga Hudyo doon. Tingnan ninyo, ang mga masama may binabalak kay Jesus. At ito ang patayin siya. Kaya naman, bilang matuwid na tao si Jesus, alam niyang wala siyang dapat patunayan, kaya't hindi niya kailangan makipagtunggalian. Wala naman siyang pinaglalaban, kaya walang saysay ang makipag-away. Kaya sa huli, umiwas na lang si Jesus. Umiwas si Jesus. Laging andyan ang kasamaan. Tumingin ka sa paligid, laging mayroong kasamaan. Dahil ang kasamaan, hahadlangan ang kabutihan. Lalabanan ang kabutihan. Kaya nga, kung alam mong masama, huwag mong patulan. Kung alam mong ikaw ay mapapaso, lumayo.
Kung alam mong ikaw ay madadapa, huwag mo nang ipagpatuloy. Kung alam mong ikaw ay mawawala, huwag ka nang sumulong. Iwasan, layuan, tigilan. Hindi po lahat ng pag-iwas ay nangangahulugan ng kaduwagan o kahinaan. Minsan, ito ay nangangahulugang wag mo lang dapat patulan. Huwag niyong isipin na kung ikaw ay iiwas sa kasamaan, ito ay kaduwagan. Hindi po. Ang pag-iwas sa kasamaan, ibig sabihin, hindi mo lang ito kailangan patulan. Kaya tandaan, hindi lahat ng laban dapat pinapatulan. Hanggat maaari, iwasan para walang mangyaring kasamaan. Mga kapatid, ito po ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Laging andyan ang kasamaan. Kahit sa ating isipan at puso, mayroong kasamaan. At kapag nandyan ang kasamaan, isa lang ang gagawin. Iwasan. Kapag nakakaisip ka ng masama, iwasan. Kapag meron kang nakikitang masama, layuan. Sapagkat ito ang pwede nating magawa para malabanan ang kasamaan. Dahil kahit kailan, walang matuwid ang nakikipagtunggalian. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumampalataya naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa'yo Ama aming handog ang tinapay at alam.
sumasabot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang pagdilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Sa mga nakatayo at mga nasa labas at hindi makakaluhod, ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating mga puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Galak ay akin.
pansin ang iyong naisin. Siyang susundin. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa April 3, Linggo o Domingo de Lazaro. Magkakaroon po tayo ng Grand Stations of the Cross ang ating parokya. Magsisimula po tayo pagkatapos ng ika-12:15 na tanghali ng Misa. Ang lahat po hinihikayat na magdala ng kanya-kanyang mga krus. Sa kagustuhan, mas maging solemn ang ating pagdiriwang ito, ang krus lamang ang ipoprosesyon. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Magsiluhod po ang lahat. Tunghayan mo kaming naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan, at kami ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban, upang loobin mong sa aming puso ay buhay naming madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aming mga kasalanan, at ang matatag na pasyang magbagong buhay, samantalang nababagbag ang aming loob at nalulungkot kami sa pag-iisip
at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aming binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo. Jesus, nabutihin, mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Magsitayo na po ang lahat. Nang magsimula po ang pandemya, isinirap po natin pansamantala ang pahalik. Ito pong imahe ng pong Jesus na Nazareno na nakikita nyo sa altar, dati nahahawakan niyaan, nalalapitan. Nang dahil sa pandemya, pansamantala nating isinara. At matapos ang higit 2 taon, ngayong araw na ito, unang Biyernes ng buwan ng Abril, binubuksan natin muli ang ating pahalik para sa lahat ng mga deboto na nais lumapit at humawak sa ating Poong Jesus Nazareno. Ang pila po ay magsisimula dito po sa Evangelista Street. Sundin lamang po natin yung mga pila at physical distancing. Ganon din po, magdi-disinfect tayo ng kamay bago tayo makahawak sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagbabawal po muna ang mga panyo o mga tela. Kamay lang po natin ang pwedeng humawak sa mahal na Senyor. Ano po? Muli po, binubuksan po natin ang pahalik sa lahat ng mga debotong nagnanais, lumapit at humipo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
mundo, ninunwan hati ka na.